Ilang aberya ang dinanas ng mga botante sa pagsisimula ng overseas absentee voting sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Hong Kong, 3 sa 9 na PICOS machine ang nagkaproblema dahil umano sa panahon. Narito ang report. Aberyang inabot na ikalawang araw ng overseas absentee voting kahapon sa Hong Kong, kung saan pa naman may pinakamaraming rehistradong botante sa bilang na mahigit 120,000. 3 sa 9 na PICOS machine kasi nito ang hindi gumana nang di raw matuyo at kumalat ang tinta ng mga marking pen sa mga balota dahil malamig at mahamog na panahon. Ilang OFW tuloy ang nagreklamo. Tumatama doon sa roller dahil masapa. Yung roller ngayon, kakalat yung tintang doon, hahaba. Eh, nasa oval yan, eh, puro oval yan, dikit-dikit eh. So, pag umikot siya na pag-anon, pagpasok, masishada ng marami. Agad namang pinalitan ng mga depektibong PICOS machine ang 2 nakareserbang makina. Bago na rin ang ginagamit ng marking pens doon, habang natintahan mga balota, inilagay muna sa selyadong envelope. Sa kabuuan, mahigit 2,000 Pilipino na ang bumoto sa Hong Kong hanggang kahapon. Ang pagkakaantala naman ang pagpasok ng mga ballot box sa Saudi Arabia. Naayos na kaya masisimula na ang botohan doon bukas kahit pa 3 araw ng delay. Sa Kuwait naman, kaunti pala ang bumoto, bunsod na rin daw ng di magandang panahon doon. Kaunti lang din ang bumoto sa Dubai United Arab Emirates pero inaasahang dadagsa mga botante roon sa Biyernes kung kailan walang pasok ang maraming manggagawa. Maayos naman daw ang pagsisimula ng OAB sa Abu Dhabi. Sa iba pa mga embahada at konsulado ng Pilipinas kung saan hindi automated ang botohan, ilang Pilipino na rin ang nagsimula magpadala ng kanilang mga boto sa pamamagitan ng koreo. Kabilang na riyan ang konsulado ng Pilipinas sa Los Angeles kung saan mahigit 60 botante na nagpadala ng balota, habang ilan naman ang personal na nagpunta sa konsulado. Hanggang May 13 maaaring bumoto ang overseas voters kaya naman hindi na raw gagamit ang COMELEC ng Indelible Ink na mabubura rin naman daw matapos lang ng ilang araw. Dismayado naman si COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. lalo't tila lumalabo na raw na makuha ng ahensya ang source code ng gagamiting mga PICOS machine. Hindi pa raw kasi nagkakasundo rito ang Dominion Voting Systems na siyang bumuo nito at ang Smartmatic na supplier naman ng PICOS machines. Mahalaga ang source code dahil ito ang human readable instructions o software na nangangasiwa sa operasyon ng computer na nagsascan at nagbibilang ng boto at siyang mekanismo upang masuri kung nagkaroon ng dayaan. Masama ang loob ko. And sinasabi ko lang dito na I've been sitting on this, I've wasted my time negotiating this in the evenings since November. Pinaghirapan ko ito, tapos wala rin pala mangyayari. Para sa saksi, Ivan Mayrina, nag-uulat.